magkasama, magkasangka. Doble paglilingkod ng tamang balita at tamang impormasyon. Dapat talaga, nakatandem na to. Makinig ng live sa DWIZ. Nakalive din sa DWIZ. Regional Integrated News. Panoorin ng live sa Aliw 23. At i-follow na sa social media, DWIZ. Facebook at YouTube, Tandem, nina David at John, David Oro at John Ibanez. Magkakambal na pagseserbisyo sa bayan. Hatid ang mga balita na bagong-bago, hindi OA. Diretsahang pagbibigay ng kailangang impormasyon sa bayan. Tandem, nina David at John, hatid ng nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. DWIZ, Monday to Friday, 6 a.m. Muli, narito po ang headlines sa inyong nag-iisang tandem ngayong araw ng Thursday, January 11, 2024. Tandem! Clemency para kay Mary Jane Veloso, hiniling ni Pangulong Marcos kay Indonesian President Widodo. Tandem! Anti-submarine aircraft inialok ng Indonesia sa Pilipinas. Tandem! Sinasabing bayaran sa pagsusulong ng Chacha, iimbestigahan na. Tandem! Nagitan ng investigasyon sa malawakang blackout sa Western Visayas, mga protocol ng ERC na sunod ng NGCP. Tandem! Sa balitang pangkalakalan, mahigit 100 bilyong pisong kita sa export na target na makamit. Tandem! Balita naman sa ibayong dagat, pambobomba sa Afghanistan na ikinasawi ng 3 katao, inako na ng ISIS. Tandem! Sa balitang showbiz, actor Leo Martinez inaming may anak kay Sherry Hill. Tandem! At sa mundo ng sports, abangan ang report ni Anthony Suntay. Tandem! Nina David at John, David Oro at John Ibanez. Magkakambal na pagseserbisyo sa bayan. Tandem! Muli, narito po ang detalye ng ating mga headlines. Umaasa si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na magkakaroon ng positibong resulta ang legal interrogatories ng Philippine Regional Trial Court sa kaso ni Mary Jane Veloso. Sa pahayag ni Foreign Affairs Undersecretary Maria Teresa Lazaro, ibinahagi nito na positibo si Pangulong Marcos na mabibigyan ng clemency ang nasabing Pilipina na nahatulan ng parusang kamatayan sa Indonesia. Naipadala na niya ng pamahalaan sa Jakarta ang testimonya ni Veloso sa kasong isinampan niya laban naman sa kanyang mga illegal recruiter. Dagdag pa ni Yusek Lazaro, patuloy na naghahanap ng paraan ng pamahalaan ng Pilipinas para matulungan si Veloso at ang kanyang pamilya. Sa katunayan niya, nakasama ng nasabing OFW ang kanyang pamilya noong Pasko sa tulong na rin ng DFA at maging ng Philippine Embassy sa Jakarta. Tandem! Hiniling naman ni Indonesian President Joko Widodo kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na suportahan ang procurement ng anti-submarine aircraft ng Philippine Navy. Ginawa ni Widodo ang bayad sa bilateral meeting ng dalawang leader na ginanap sa Malacañang kahapon. Hindi naman idinitalye ng Indonesian President kung anong modelo ng aircraft ang ibebenta ng Indonesia sa Pilipinas. Tandem! Samantala, iimbestigahan naman ng Commission on Elections ang mga ulat na bayaran sa People's Initiative na nagsusulong sa charter change. Ayon kay COMELEC Chairman George Garcia, illegal ang pagbili ng mga pirma hinggil dito kaya hindi ito dapat tanggapin. Dagdag pa ni Chairman Garcia, bubusisiin nila ang issue sa oras na kanilang matanggap ang mga lagda mula sa mga nagsusulong ng People's Initiative para lagdaan o amyendahan ang saligang batas. Nauna nang lumutang ang issue na mayroong nangyayaring bayaran ng 100 piso sa bawat lalagda sa People's Initiative para maisulong ang kontrobersyal na cha-cha. Tandem!
Sa iba pa rin tapok na balita, sinunod ng National Grid Corporation of the Philippines ang protocol na itinakda ng Energy Regulatory Commission o ERC sa pagtugon sa malawakang blackout sa Western Visayas, partikular sa Isla ng Panay. Ito ang paninindigan ni NGCP National System Operations Head Clark Agustin sa pagdinig ng Senado hinggil sa issue kahapon. Ayon kay Agustin, batay sa kanilang datos, walang problema sa system voltage ng Panay Energy Development Corporation 1 bago mag-shutdown ang planta ng Palm Concepcion Power Corporation. Itinagdag pa ng kumpanya na matapos maayos ang operasyon ng PCPC, naging maayos naman ang supply ng kuryente sa Panay at hindi na nagkaroon pa ng blackout. Tandem! Sa iyo pang tampok na balita, smuggling ang pangunahing dahilan sa likod ng mababang bentaha ng mga lokal na gulay sa Benguet. Ito naman ang iginiit ni Aya Balanoy, spokesperson ng League of Associations ng La Trinidad Vegetable Trading Area, sa kabila ng pagbaba ng presyo o sa harap pa ng pagbaba ng presyo ng gulay tulad ng karot, broccoli, cauliflower, onion leeks at celery. Ayon kay Balanoy, sapat ang produksyon ng mga nasabing produkto bagamat mababa ang demand nito. Inaasahan niya na mga magsasaka na madodoble sa Disyembre ang supply na 1.5 hanggang 1.7 million kilos kada araw dahil sa tinatawag na peak season. Tandem! Iginit naman ng Federation of Free Farmers Cooperatives Incorporated o FFFCI na kulang sa market information ang mga magsasaka. Ito ay matapos magkaroon nga ng overproduction ng gulay sa ilang lalawigan sa Cordillera, partikular sa Baguio at La Trinidad Benguet, kung saan itinambak na lamang sa mga kalsada at ipinamigay ang mga repolyo at labanos. Sa panayam ng DWIC, inihayag ni FFFCI National Manager Raul Montemayor na kailangan mabigyan ng guide, mabigyang gabayan po ang mga magsasaka kung kailan at gaano lang dapat karami ang kanilang itatanim. Dapat din anyang i-monitor ng pamahalaan kung anong lugar ang mayroong overproduction at shortage upang agad na masolusyonan ang ganitong sitwasyon. Yan po ay indikasyon na merong kulang sa market information sa mga magsasaka, no? Dahil nagtatanim sila, pagdating na anihan, sabay-sabay silang umaani. May market naman, pero ang pwedeng kainin na gulay ng market ay limited lang, no? Hindi naman pwedeng, dahil maraming production, lalakas yung kain ng gulay. At kung minsan balikad naman, kulang naman yung supply ng gulay dahil either nasira o kaya hindi pa panahon ng pag-aani. Mataas ang presyo, pero wala naman supply. Ngayon, ang daming supply, baba naman ang presyo. So, kailangan on the part of the farmers ay mabigyan sila ng guide tungkol sa pagtatanim, kailan at ano karami. On the part of the government ay namumonitor din niya kung ditong lugar na ito sobra, pero dito naman kulang. Yan po ang tinig ni FFFCI National Manager Raul Montemayor sa panayam ng DWIZ. Tandem! Sa iba pang tampok na balita, inaprubahan ng House Committee on Transportation ang motion ni Laguna Congressman Dan Fernandez na hilingin kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na ipagpaliban ng deadline para sa consolidation ng prangkisa ng mga PUV operators sa ilalim ng modernization program. Naniniwala si Congressman Fernandez na dapat lamang itong ipagpaliban upang bigyang daan ang Department of Transportation at tugunan at solusyonan ang mga problema sa nasabing programa. Ilan lamang dito anya ang pagpapanatili ng iconic na itsura ng jeep, assessment sa magiging halaga ng pamasahe, panuntunan sa pagpili ng modernong jeepney, at ilang issue sa pagitan ng mga jeepney driver at kanilang operator o kooperatiba kung saan sila kabilang. Agad namang inatasan ni Committee Chairman at Antipolo City Representative Romeo Acop ang Committee Secretariat na balangkasin ang naturang resolusyon para maaprubahan sa susunod na pagdinig ng Kamara. Tandem! Iginiit naman ng Department of Transportation na hindi nito pinipilit
ang mga kooperatiba na bumili lamang ng gawang China na modern jeepney. Ipinaliwanag ni Jesus Ferdinand Andy Ortega Jr., chairman ng DOTR, Office of Transportation Cooperatives, na nakadepende sa mga kooperatiba kung saan sila bibili ng mga modernong jeep. Matatandang inatasan ni House Speaker Martin Romualdez ang House Committee on Transportation na suriin ang mga sinasabing korupsyon sa conceptualization at planong implementasyon ng modernization program. Nilinaw naman ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board na hindi nila maaaring diktahan ang mga kooperatiba at operator kung anong mga brand o model ng mga modernong jeep ang bibilhin alinsunod sa PUV Modernization Program ng gobyerno. Ayon kay Ortega, maaaring tumutol ang ilang grupo sa PUV Modernization dahilan sa ulat na pinapaboran ang mga minibus na gawang China. Goddamn! Samantala, grupong pisto na nawagan sa mga mamabatas na ipagtanggol ang karapatan at kabuhayan ng mga operator at chuper. Detalye mula kay Patrol 30, Jelly Mendez. Nanawagan sa mga mambabatas ang grupong pagkakaisa ng samahan ng mga chopper at operator nationwide na ipagtanggol ang kanilang karapatan at kabuhayan. Nabatid na hindi na maaaring bumiyahe ang mga pampublikong sasakyan na hindi sumali sa franchise consolidation sa ilalim ng ipinatutupad na PUV Modernization Program ng pamahalaan. Simula kasi sa Pebrero a Primero, tangi mga consolidated vehicles na lamang ang maaaring pumasada na magre-resulta lang sa pagbagsak ng kabuhayan ng mga tsuper, maging ng mga maliliit na operator na hindi sumali sa konsolidasyon. Binigyan din ng pisto na dapat itigil ang sapilitang ginagawa sa mga grupo ng transportasyon at ibasura ang naturang programa. Umaasa si Piston National President Camo de Floranda na maipaprioridad ang panawagan, karapatan at kapakanan ng mga driver at operator, kasama din ang mga commuter, maging ang kanilang pamilya. Umaasa ang grupo na didinggin ang kanilang hiling at maayos ang problema ng mga pampublikong transportasyon. Ito si Patrol 30, Jel Mendez, nag-ulat para sa Impilang Metodong Lakas sa DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air agad-agad DWIZ Patrol Report. Ini sa isa naman ni LTFRB Chairman Attorney Teofilo Jojo Guadis III sa House Committee on Transportation ang dahilan kung bakit ayaw o hindi nakapag-consolidate ng prangkisa ang ilang operator. Una ay may edad na ang mga operator at naisubukan ang iba pang negosyo. Pangalawa ay ayaw nilang isurrender ang kanilang prangkisa sa pamahalaan dahil nais nila ang one jeepney, one operator scheme. Pangatlo, maraming requirements pero nilinaw naman ni Asek Guadis na natugunan na ito at ginawa na lamang tatlo ang requisitos. Nilinaw pa ng LTFRB chairman na may mga programang ihanda ang pamahalaan para sa mga chuper na maapektuhan gaya ng livelihood assistance package at pagbibigay ng oportunidad sa iba pang aspeto ng hanap buhay tulad ng pagiging dispatcher, mekaniko at iba pa. Tandem! Sa oras na 15 at kalahating minuto na makalipas ang ikapito ng umaga, muli nating balikan ang pag-uulat mula sa labas ng himpilan. President Widodo, taos pusong nagpasalamat sa mainit na pagtanggap sa kanya ni Pangulong Marcos. Detalye, nagbabalik, Patrol 13, Gilbert Verdes. Taos pusong nagpasalamat sa Indonesian President Joko Widodo sa mainit na pagtanggap sa kanya at sa kanyang delegasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Malacanang sa ginanap na state luncheon sa palasyo. Sinabi ni Widodo na manatiling committed ang kanyang administrasyon o ang Indonesia sa pakikisa sa Pilipinas para mapalakas pa ang kanilang kooperasyon sa mga susunod pang mga dekada. Binigyan din ni Widodo na panatilihin nila ng Pilipinas ang ASEAN unity at centrality alang-alang sa kapayapaan
katatagan at kasaganaan sa rehiyon. Ang Pilipinas at Indonesia ay nakatagtang magdiwang ng 75 taong anibersaryo ng pagkakabuo ng kanilang ugnayang diplomatiko sa Nobyembre ngayong taon. Patrol 13, Gilbert Perdes para sa Himpilang May Totong Lakas, DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Tandem! Sa iba pang balita, COMELEC itinakda na sa Pebrero 12 ang pagsisimula ng voters registration para sa 2025 national at local polls. Kabuuan ng report mula kay Patrol 5, Aya Yupanco. Itinakda na ng Commission on Elections o COMELEC ang pagsisimula ng voters registration para sa 2025 national and local elections sa Pebrero 12, 2024 o kasalukuyang taon. Tatagal lang mahigit 7 buwan ang registration na magtatapos sa September 30. Hinikayat ng COMELEC ang lahat na magparehistro. Magparehistro na sa pinakamalapit na COMELEC office o satellite registration site na bubuksan mula Lunes hanggang Sabado kabilang yung holidays alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Isang government issued identification cards lamang ang kailangang dalhin upang makapagparehistro ang mga botante. Nilinarman ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia na hindi na tinatanggap ng COMELEC ang company ID para sa voters registration. It is Batman number 5. Ay, yung pang kumara siyempre naman ito ng lakas. DWIC. Nagbabalita na tama. Naglilingkod ng tama. Tandem! Samantala, mabilis na pagresolba sa promotion application ng mga pulis, tinayak po ng NAPOLCOM. Detalye mula kay Patrol 17, Joel Pelenio. Siniguro ng National Police Commission o NAPOLCOM na kanilang re-resolbahin sa loob ng 30 araw ang lahat ng isinite at isusunite pang promotion application ng mga pulis. Ginawa ni Interior Secretary at NAPOLCOM Chairman Benar Abalos Jr. ang payag kasabay ng traditional New Year's call ng DILG. Sinabi ng DILG Secretary na hindi dapat maantala ang desisyon sa aplikasyong ito, denied man o hindi. Batid ng kalihim ang hirap ng pinagdaanan ng mga pulis, kaya naman kailangan aniya itong agad na maaksyonan. Ito si Patrol 17 Chapel Pileño para sa Impilang May Tonong Lakas, DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Tandem! Sa oras na 19 na sandali makalipas ang ikapito ng morning, taga po tayo ng isa pang report, Pangulong Bongbong Marcos. Magtatalaga na ng bagong SBMA chief. Sino? Patrol 13, Gilbert Perdes. Nakatagdang magtalaga si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ng bagong chairman at administrator ng Subic Bay Metropolitan Authority o SBMA. Ito'y matapos ibunyag ng isang source na nagbitiw na umano sa pwesto sa SBMA Chief Jonathan Tana. Sinasabing nahagain na ng kanyang resignation ang dating Antique Mayor noong pang Lunes, Enero 8. Hindi malinaw kung ano ang dahilan ng pagbibitiw sa pwesto ni Tana na itinalaga ni PBBM noong April 2023. Samantala, ibinunyag naman ang isa pang source na nakatakdaw manong manumpa sa pwesto ang SBMA chief o bagong hepe ng SBMA bukas Enero at 12. Patrol 13, Gilbert Perdes para sa Himpilang May Totong Lakas, DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air agad-agad, DWIZ Patrol Report! Sa iba pa rin balita, nangako si Commission on Elections Chairman George Garcia na magiging transparent o wala silang itatago kaugnay sa kanilang pagsusuri sa kaisa-isang bidder para sa 2025 midterm elections. Ayon kay Chairman Garcia, ang South Korean firm na Miru Systems Company Limited lang ang bidder sa ikalawang bahagi ng bidding para sa full automation system na may kasama pong transparency audit count. Idinagdag pa ng poll body chief na daraan ang Miru Systems sa mahirap na proseso ng bidding.
Nilinaw naman ng COMELEC na nais nilang sumali ang iba pang kumpanya sa bidig pero tanging ang Mirror Systems ang lumahok. Gundam! Target ng COMELEC na makapagparehistro ng 3 milyong bagong botante para sa 2025 national at local elections. Ayon kay COMELEC Chairman George Erwin Garcia, maglulunsad ang poll body ng massive information dissemination upang turuan ang publiko sa proseso at kinakailangan para sa voters registration. Maglalabas din anya ang COMELEC ng mga panuntunan para sa registration tulad ng mga bawal na company-issued identification cards para sa pagpaparehistro. Lalo na sinabi ng COMELEC na posibleng magsisimula na sa Pebrero hanggang Setyembre ang pagpaparehistro ng mga botante para sa 2025 national at local elections. Gundam! Kaugday pa rin yan, dapat nang makapili ng contractor o machine contractor ang COMELEC para sa 2025 midterm elections bago ang katapusan ng Marso ngayong taon. Bukod sa pagrenta sa full automation system with the transparency audit of audit count, ang 2025 elections ay dapat ding mag-supply o suplayan ng mga automated counting machine, mga balota, canvassing at iba pang materyales na gagamitin para sa halalan. Ayon kay COMELEC Chairman George Garcia, critical para sa poll body ang desisyon dahil meron na lamang silang halos isang taon para makapaghanda. Nabatid na ang Mirror Systems lamang ang nag-iisang bidder para sa 18.8 billion peso contract na dating hawak o ini-award sa Smartmatic. At tatandaang diniskwalipika ang Smartmatic noong Nobyembre sa pagsali sa procurement o sa bidding para sa darating na halalan matapos ngang madawit sa isyu ng panunuhol laban kay dating COMELEC Chairman Andy Bautista. Gundam! Binigyan din naman ni Albayid First District Representative Ed Salagman na tumaas ng 700% ang budget para sa pagsasagawa ng plebiscite at referendum sa ilalim ng pondo ng COMELEC. Una nang ibinunyag ni Congressman Lagman na sinimula na ang kampanya para sa charter change sa pamamagitan ng People's Initiative kung saan tumaas na sa 14 billion pesos ang budget mula sa 2 billion pesos lamang noong nakaraang taon. Ayon sa mambabatas, inihain ang nasabing budget sa Bicameral Conference Committee para sa 2024 national budget. Dagdag pa ng kongresista, mas mataas pa sa budget ng DMW, DTI, DAR, DOT at maging sa Human Settlements and Human Development ang nasabing 14 billion pesos na pondo ng COMELEC. Gundam! Sa matala nilinaw ng Department of Health na sa tatlong brand ng bottled water mula Estados Unidos na kukuha ang pinangangambahang nanoplastics. Ano nga ho ba yan? Ayon kay Health Undersecretary Dr. Eric Tayag, may iba pa mga bagay na posibleng pagmula ng nanoplastics. Patuloy naman ang isinasagawang pag-aaral ng mga eksperto bunsod ng kawalan ng malinaw na ebidensya kung paano mananatili sa katawan at paano rin ito tatanggalin itong nga pong mga nanoplastic. Sa ngayon, pinapayuan ng DOH ang publiko na umiwas sa pag-inom ng umiwas sa pag-inom ng bottled water. Ha? Totoo ba ito? Yusek Katayag, so hindi ho muna kami bibili ng bottled water. Mm-hmm. Batay naman sa datos ng National Academy of Sciences sa US, meron 240,000 particles ang nasa bottled water kung saan nanoplastics ang karamihan dito na may dalang banta, of course, sa atin pong kalusugan. Tandem! Kailangan maliwanagan yan, tandem, sa mga susunod na araw. Daming bottled water. Okay. Kaya ngayon, hindi na sana yung mga tao na bumili ng ice tubig. Oh, kailangan na bottled water. Anyway, sa iyo pang tampok na balita, sinasabing obligado ang Pilipinas na makipagtulungan sa US government kung hihilingin itong i-extradite ang televangelist na si Pastor Apollo Quiboloy na harap sa patong-patong na kasong kriminal sa Amerika. Ito naman ang paninindigan ng Department of Justice ng Pilipinas simula pa noong Pebrero 2022 nang maglabas ang US Federal Bureau of Investigation ng wanted poster ni Quiboloy. Inilabas ito matapos ang inisyong federal warrant para sa pag-aresto sa nasabing religious leader
kaugnay ng kinakaharap nitong mga kasong sex trafficking of children, visa fraud at money laundering. Una nang inihayag ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla na susunod ang Pilipinas sa extradition treaty na isang mahabang proseso. Paliwanag naman ni dating Justice Secretary at ngayon Solicitor General Menardo Guevara na hindi maaaring isagawa ang motu proprio ang extradition, lalo't kung ang subject ay sarili nating mamamayan at kailangan itong idaan sa pamamagitan ng tinatawag na diplomatic channels. David Oro at John Ibanez, magkakambal na pagseserbisyo sa bayan. Tandem! Sa oras na 30 minuto na po makalipas sa ika-7 ng umaga, tayo po'y pinalad na makakausap si Pangasinan 2nd District Representative Mark Cojuangco. Congressman Cojuangco, good morning po. John Ibanez, Drew Nacino. Hello po tayo hello, sa DWIZ. Hello, Drew. Apo, yeah, good morning po, Pong. Yeah, morning. All right. Good morning po. All right. Yes. Una sa lahat, Congressman Cojuangco, ano po ang naging reaksyon ninyo sa nangyaring malawakang blackout sa western region, Congressman? Yan po ay simptomas ng pagkakulang ng generating capacity po. No? Madaling sisigin ang NGCP. Ngunit yun ba talaga ang dahilan kung bakit napakarupok ng ating merong substantial pong renewable energy doon at hapon na, no? Alas 4 yata. So, yung araw, makulimlim din at that time. So, baka nagbabago ang direksyon ng hangin. So, biglang nawala yung capacity ng wind at solar, no? And then, yung power plant doon, nag-trip. So, sunod-sunod, ano, nag-trip. Mm-hmm. So, nagkaroon na po ng chain reaction doon mismo sa Panay area. Apo. So, hindi dapat basta bigla na lang sisisihin ang NGCP. Dapat po, suriin talaga kung ano ba naging punot dulo nitong pagkaroon ng malaking outage. Ang tagal po bago bumalik yung main generating plant, 59 hours po, no? Dalawang araw. Yung PCP Unit 1, 59 hours. Dalawang araw po yan bago nakabalik, naka-restart. Yung PEDC Unit 2, 9 hours. Yung PEDC Unit 1, 20 hours. So, hindi walang kinalaman po ito sa grid, sa transmission, no? Itong pagka-output ng mga plantang ito, major plants po ito. So, yun po, sana po ang ating DOE, hindi knee-jerk reaction na kung sino-sino na lang ang sinisi. Sinisihin, no? Actually, sila may kasalanan din dahil hindi ko sinasabi itong administrasyon na ito, no? Ang sinasabi ko, ang DOE as a an entity, kasama na po ang nakaraang administrasyon. Opo. At yung mga nakaraang pa doon, kulang po sa plano kung ano ang sapat na generating capacity meron ang isang lugar para maging resilient po ang ating grid. Alright. So, yun. Kung John Ibanez po ito. Nagkaroon kami ng katanungan kasi na anggulong sabotahe. Kasi of all time, bakit po nagkasabay ang pagkawala ng supply, power supply, at bakit po hinayaang magkaroon ng sabay-sabay din na maintenance yung pong mga planta roon? Hindi naman po agad-agad natin masasabing sabotahe. All right. Ngunit nakikita ko po ang punto ninyo kasi pagka ganyan, nararamdaman na pinaparamdam sa tao unreliability at fragility ng grid. Okay. Panahon po yan para humingi ng mas mataas na presyon. So, in-game yung system, di ba? In-game yung system para makapaghingi ng mas mataas na presyo dahil sasabihin po nila kailangan natin ng investment. Tsaka upgrade. For example, itong solar and wind,
mababa po ang inertia nito sa system. Mm-hmm. So usually sa ibang bansa, pagka mataas ang level ng solar and wind, linalagyan po yan ng synchronous condensers na hindi naman nag-generate, pero na-stabilize yung voltage tsaka yung frequency, no? So walang, ang problema po ng sistema natin, maliliit na sistema, wala pong synthetic frequency control. Mm-hmm. No? So dati po sa traditional na generating plants, ito po ay kasama, libre, no? Kasama nung katangian ng kuryente na mataas po ang kanyang inertia, mataas po ang kanyang frequency stability. Mm-hmm. So hindi po ito problema. Pero kapag lumalawak po ang pagpasok ng wind and solar, wala po ito. So kailangan bilhin pa ito na mga kagamitan, bilhan pa ng kagamitan, investment na naman, na siyempre kailangan na kumita ang investment. So pataas ng pataas po ang ating presyo ng kuryente. Kaya dapat tignan ng DOE itong kanilang patakaran na palawakin talaga ang wind and solar, na alam naman natin pagka walang hangin at walang araw, katulad niyan, makulimlim, tapos siguro nag-shift yung wind, panahon na ng araw para magbago ang direksyon ng wind, eh zero po yan. Mm-hmm. So kailangan ng standby capacity, eh di puhunan na naman yun. Yun. So magiging ano po tayo, magiging dependent po tayo dito sa, ang gusto po ng DOE, imported na LNG. Na naman. Eh di gastos na naman yun, di ba? Mm-hmm. Palabas ang kayamanan sa bansa. Eh, bakit ba ito ang tinutulak, no? In the light of COP28, na ang malalaking bansa ay nagdeklara na imposible ma-attain yung net zero by 2050 kung walang kahit konting nuclear. Ano po ang deklarasyon ng mga bansang yon? These are 22 major countries. Mm-hmm. Ang sabi nila, dapat triple ang installed world capacity ng nuclear hanggang kailan? By 2050. Oo. So tayo wala pa eh. Zero. Mm-hmm. No? Zero tayo. So bakit walang kahit isang DOE na representative na nag-attend noong deklarasyon, no? Walang pumunta. 290 po ang delegates natin, ang laki ng ginastos natin. Pero, para padala itong mga delegates. Walang pumuntang taga DOE, Kong? Walang pumuntang kahit sino, kahit sa anong ahensya. Ako lang po ang pumunta. Uh-huh. Hindi naman ako part ng gobyerno, nasa legislatura ako. Uh-huh. Okay. So, yun so po, hindi nila alam? Alam po nila yan, nagmamaangmaangam po sila. Yun lang. In fairness, no, inausap ko si yung DTI, si Secretary Pascual, si DOH, si Secretary Herbosa, at saka si DOST na si Secretary Solidum. At sangayon po sila na ang ating gobyerno ay mang-endorso dito sa deklarasyon. Mm-hmm. Ngunit wala pong pumunta. Ibig sabihin, kasi ang DOE ang lead agency po natin dyan. Oh, dapat lang. Dapat sila nandun. Energy. Ganun din ang DNR. Kasi dapat makilala ng DNR ang bahagi na ginagampanan ng nuclear sa pagbaba ng emissions natin. Mm. Sa pagprotect ng ating kalikasan. Wala rin po sila doon. Wow. Inisnab nila na po. So bakit? Kaya, Kong, dahil yaman din lamang kayo ay miyembro ng Energy Committee. Kaya, kaibigan. Okay. Kaibigan, pagbalik namin sa January 22, gagawin kong isang tactic to ng magpi-privilege speech ko ako. Po ako. At ilalabas ko po ang lahat ng implikasyon nito. At magre-reklamo po ako kung bakit wala po doon ang ating DOE. After ba niyan, hindi ba kayo nagkausap after nung COP 28?
Wala po, wala. Kasi, siyempre, Christmas, di ba? Busy. Busy. Eh, ng katwiran. Whatever. Wala, hindi naman nila ako kinakausap eh. baka kailangan kayo pa mismo ay pagpilitan ng sarili nyo, Congressman. Kahit na chairman ako ng Committee on Nuclear Energy, parang I don't opo. Exist. No? Oh. Parang our committee does not exist. Di sila uh-huh. sumisipot. Uh-huh. Kung magpapatawag kami sa ang hearing. Uh-huh. No? Baka hindi interesado, sir, sa nuclear. Baka hindi po interesado sa nuclear power. Kaya walang ganun. Walang kita sila. Ang problema po kasi mukhang tinutulak nila talaga itong wind and solar. Dahil ito ang paraan okay. ng okay. mga okay. vested interest mm-hmm. na i-justify yung pangangailangan mm-hmm. ng imported LNG at wow. backup. Wow. No, okay. So siguro yun ang negosyo. Pero kung opo, with your indulgence, sa inyo pong masusing pag-aaral at computation, mm. Alin po ba ang mas makamumura? Nuclear power po ba o solar power? Nuclear, laki po ng diferensya. Okay. Mm. Kasi ang daming kabit-kabit ng solar, synchronous condenser, smart grid, matinding mga transmission investment, siyempre pagdudugtong-dugtongin mo yung napakalawak na lugar na kung saan kailangan. Yung mga solar. Di ba? Eh, sa nuclear, sa maliit na lugar lang, kung dating coal plant pa yan, walang bagong transmission at pangangailangan, di ba? Yeah, kasi nandiyan na system eh. Upgrade. Oh. Mm. So, ang laki ng tipid. Mm. Ang laki ng tipid ng nuclear. Ay, sorry. Pag nuclear, wala kang kailangan. Pag yung coal plant, kinumbert mo ng nuclear, o nagtayo ka ng nuclear tabi ng coal plant, malaki sa coal plant, wala kang masyadong kailangan investment sa transmission. Oh, okay. Kong Mark, opo, pwede ba nating lakihan yung capacity ng ating, halimbawa, kung sakali man, ano, napaganahin ulit natin itong sa Bataan, pwede pa nating lakihan yung capacity niyan? Kakayanin ba? In fact, apat ang plata na kasya doon. Mm-hmm. So, 620 yun. Lagyan mo ng tatlo pang 1,000, o di 3,620 na yun. Mm-hmm. Mas malaki pa yan sa buong lahat ng coal plant na nakakabit sa buong Bataan ngayon. Wow. Wow. Sa isang site lang. Mm-hmm. At walang pollution, walang usok, mm-hmm. walang abo, mm-hmm. walang particulate matter na hinihinga safe ng ika tao. Nga. Safe na safe. Safe na safe. Oo. Mm-hmm. Alright. Sobrang walang pollution. Kaya clean energy. Nangliligtas ng buhay. Okay. Kabaliktaran ang narrative ng media eh. Mm-hmm. Ang narrative ng media palagi pinag-uusapan, ligtas ba? Mm-hmm. Ang dapat narrative ng media is nangliligtas ito ng buhay. Okay. Right. Mm-hmm. Nagpapahaba ng buhay ng tao. Mm-hmm. Kaya yung mga coal nakakapag-i-check ng buhay ng tao. Opo. Eh bakit pinapayagan natin ang coal? Mm-hmm. Eh hindi natin pinapayagan ay mahirapan tayo pumayag sa nuclear. Opa. So dapat po ang media magbago na ng narrative. Mm-hmm. Obsolete na po ang narrative nyo. Ayon po yan sa 1970s and 1980s na anti-nuclear ang Amerika. Ngayon pro-nuclear na ang Amerika dahil isa sila sa mga bansa na gumawa ng mga deklarasyon na ito sa COP28. Opa. Opo. Naku, sige po. Naubusan na po tayo ng oras sa Kong Mark at yes. sa mga susunod pang araw, sa mga susunod pang episode, dami po kayong... Yes, automatic sisihin ng NGCP. Opo, okay. Alright. Kaibigan. Yan ang malinaw. Sige po. Naku, malinaw. Right. Opo, usisakin natin. Opo. Pag-aaral natin. Sino ba talaga may kasalanan? Okay po. Alright. Naku, sige po. Salamat po, Congressman Mark Cuamo, sa inyo pong oras. Good luck at aabatan po namin yung privileged speech. Good morning, sir. Thank you. Good morning po, sir. Morning. Happy New Year po. Happy New Year. Happy New Year. Happy New Year, everyone. Yan po mga katandem, si Pangasinan 2nd District Representative Marco Huangco. Samantala, inaasahan ng ST Telemedia Global Data Centers Philippines ang pagtaas ng demand para sa mga data centers sa 2024, bunsod ng digital adoption at paglaki ng populasyon sa bansa. Nabatid na gumugugol ng average na halos 10 oras online araw-araw ang mga Pilipino na nangunguna sa rehiyon. Mas pinalawig pa ang nasabing kumpanya
isang venture o joint venture sa pagitan ng Globe Ayala Corporation at ST Media Global Data Centers upang matugunan ang lumalaking pangangailangan para naman sa data storage na pinaigting ng cloud adoption, AI, remote work, online services at 5G expansion. Naglalayo ng STTGDC Philippines na may dalawang major build sa Quezon City at Cavite na maging isang regional data center hub na tumutugon sa tumataas na trend ng digitalization. Tandem! Samantala, sa iba pang balita, nasabat ng Bureau of Customs ang Bureau of Customs Port of Clark ang mahigit 7.5 milyong pisong halaga ng shabu na tinangkang ilabas ng bansa. Ayon sa BOC, idineklarang shaft drive model ang package na nagmula sa Parañaque City at ipadadala sana sa New Zealand noong Enero at Resa. Gayunman, nang dumaan sa X-ray inspection, canine sniffing at physical examination ay tumambad ang kahinahinalang laman sa loob ng package na napag-alamang shabu na tumitimbang ng 1.1 kilo. Nakumpirma sa isinagawang chemical laboratory analysis ng PIDEA na shabu nga ang laman ng package. Nagpalabas naman si District Collector Erasus Sandino Austria ng warrant of seizure and detention laban sa consignee dahil sa paglabag sa Customs Modernization and Tariff Act at Comprehensive Dangerous Drugs Law. Pinapuriya naman ni Commissioner Bienvenido Rubio ang mga kawaninang adwana sa matagumpay na pagkakaharang sa nasabing kontrabando bunsod ng pinaigting na kampanya laban sa smuggling at illegal drugs. Tandem! Updates at inside stories sa iba't ibang sports. Ito ang Real Sports. Real Sports ni Anthony Suntay. Mahilig ka ba sa sports betting habang nanonood ng laro? Narito ang Arena Plus. Manalo at manood ng live kahit saan. May libreng 50 pesos bonus pa sa unang pag-register. Arena Plus, ang official sportsbook partner ng FIBA Basketball World Cup 2023. Kasama pa ang astig sa court na si Jordan Clarkson as official endorser ng Arena Plus. Sa Arena Plus, astig sa sports. Keep it fun. Game responsibly. Download Arena Plus app now in App Store or Google Play. You can watch it also on arenaplus.ph. Sa Arena Plus, astig sa sports. Oh, ano yan? Share naman. Dad was telling me about the Toyota Innova. Oh? Han, I like the features kasi mukhang sporty yung exterior at premium yung interior. Oh, I heard meron din reverse cam and clearance and back sonar sa V&G grades. So convenient. Plus may Apple CarPlay and Android Auto with the E-grade. So I'm super excited. I'm telling you, this premium MPV works for families and big groups. So what are you waiting for? Visit www.toyota.com.ph to know more. Magandang umaga, itong ating part 2 ng interview with Sam Bruce. You know, having gone through this, has it made you a better person, it made you a better golfer, and probably better equipped for the coming tour? Yes, for sure. This I'm very lucky to be able to have this experience. So I've never played this much tournament golf in a while, and it definitely made me stronger physically and mentally. It helped me realize what I need to... what I'm good at, like under pressure, and also what I need to work on. Because golf, you know, when you're playing, when you're practicing, or even when you're having like just small competitions with your friends when you're practicing, it's very different from the stress or the pressure for like during tournament golf. So being able to experience this many rounds of stress at a high level definitely made me a better golfer and a better person as well. Looking at your choice of tour, why did you choose this one here in Europe? Okay, honestly, I didn't even know I was going to play this one up until September. So everyone's goal is to get into the LPGA because it's the best tour in the world. And last year, well, the summer of 2022, I tried qualifying for the LPGA. I got some status on the Epson Tour, but I was also an incoming senior in college. So I decided to put a hold on professional golf, and I wanted to finish my education and my college, my golf career in college. So I played half a season on the Epson Tour, and I didn't get
that good of a status because I did miss a lot of tournaments and also turning professional. There's a learning curve. Mm-hmm. It's very different from college ball. So when I graduated in June of 2023, and then the LPGA qualifiers start in September 2023, I didn't give myself enough time to prepare, and I didn't do too well in that qualifier. I missed the cut by one stroke. So when I missed the cut, I was rethinking about what I wanted to do. So obviously, there's so many options. There's the LET, there's staying home, there's some mini tours in the U.S. But I decided that I wanted to try the European tour. I was like, well, first, it's a great tour. It's the second best in the world, I believe. Mm-hmm. Correct. And also, just I've never been to Europe, and I thought it would be great as an overall experience, just being able to travel, experiencing different cultures, and as well, and being able to play at a high level as well. Part 3, bukas. Sa wakas, nandito na ang pinakaabangang Paskong panalo ng Clean Fuel. Gas up worth 1,000 pesos of fuel products, single or accumulated receipt, and get a chance to win a brand new Toyota Raize, Vespa motorcycle, 1 year free fuel, and many more. But wait, there's more! Sa kada karga tuwing Sunday, simula ng promo, may Sunday double your raffle entry ka pa. Kaya mag-download na ng bagong Clean Fuel Rewards app. Dahil sa bawat karga mo, siguradong panalo ka. Promo period, November 10, 2023 to Feb 22, 2024. For DTI Fairtrade Permit Number, FTB 179-864, Series of 2024. Mula sa Photon, ang malakas at dumadagundong na Photon Thunder Pickup. Mapapalingon ka sa tikas at porma. Photon Thunder Pickup, malakas na, matipid pa. May reverse camera, touchscreen infotainment at electronic parking brake, leather seats at alloy wheels. Ang starting SRP ay 980,000 pesos only. Punta na sa pinakamalapit na Photon dealership o mag-message sa Photon Philippines Facebook page para sa iba pang detalye. Photon Motor Philippines, 16 years of empowering the Filipino business. Kailangan ko na naman palitan ng bugbong ko, pare. Mag-iisang taon pa lang yan. May tulo na kagad. Ay, bossing! Baka naman kasi hindi matibay yung ginamit nyo. Dapat ang gamitin mo ay Cherry Loom. Ang yerong aluminum. Basta yero, Cherry Loom. Tibay protektado sa pangmatagalang yero. Real Sports ni Anthony Suntay sa DWIZ 882. Tandem! Balitang pangkalakalan. Inaasahang hindi maaabot ng Pilipinas ang target itong kita na $126.8 billion sa export ng mga produkto at serbisyo noong nakaraang taon. Paliwanag ni Trade and Industry Export Marketing Bureau Director Bianca Sikimte, tama ba yung pagkakapronounce ko? Ito'y dahil sa mga nangyari sa global market. Batay sa tala ng Philippine Export Development Program, sumadsad sa 8.4% ang merchandise export ng bansa mula Enero hanggang Nobyembre 2023 kumpara sa 73.18 billion pesos ng kaparehong panahon noong 2022. Kaugnay nito, sinabi ng naturang opisyal na kinakailangan tumaas sa 40% ang kita sa export ng mga produkto at serbisyo ng Pilipinas upang maabot ang target nitong 143.4 billion pesos revenue ngayong taon. Tandem! Mga balitang dapat alam mo kahit sa labas ng bansa. DWIZ Balita sa Ibang Bansa. Hinapon na ng grupong Islamic State ang pambobomba o yung car bombing sa Afghanistan. Ayon sa ISIS, itinago sa sasakyan ng mga empleyado ang bomba na ikinasawi naman ng mga biktima. Kinumpirma naman ni Afghan Police Spokesman Khalid Zadran na hawak na nila ang suspect sa pagpapasabog. Nabatid na naging pangunahing karibal ng ISIS ang Taliban. Mula na maagaw nito ang kontrol sa Afghanistan noong Agosto 2021. Tandem! Ito na ang latest, bagong-bago, fresh na fresh, DWIZ Showbiz News! Mistulang inamin ng veteran actor-director na si Leo Martinez ang hinggil sa kanilang anak ng yumaong aktres na si Sherry Hill. Sa latest vlog ng aktres na si Snooki Serna,
Nabunyag na ang pagmamahala noon ni Leo at Sherry ay nagbunga ng isang anak. Ito'y si Jeremiah David Hill Eingenman o Jay. Isang sound engineer si Jay na nakabase sa US at nakatanggang magdiwang ng kanyang 37th birthday sa darating na January 19. May anim na anak si Leo at sinabi nito na maayos naman ang relasyon at turingan ng lahat ng kanyang mga supling. Matatandaan namang noong August 5, 2022 nang pumanaw ang premyado actress dahil sa endometrial cancer. Tandem! Sa atin naman pong good news, itinampok ang Filipino folk song na Leron Leron Sinta sa International Baltic Sea Choir Competition sa Europe. Leron Leron Sinta po. Ay, iba pa lang. Iba pala yung tone. Ibang to, ibang version. Leron Leron Sinta. Ayan, o. Wagi ang Swedish choir na Hagerstein a cappella sa naturang kompetisyon dahil sa kanilang rendition ng Leron Leron Sinta. Nabatid na si Sounder Choi ang nag-rearrange ng naturang kanta na isa pang Filipino composer na naka-base sa Los Angeles sa Amerika. Ginanap ang naturang kompetisyon noon pang September 20, tagal lang pala nito eh, September pa, sa Jumala, Latvia. Pero muli itong pinag-usapan sa social media matapos itong i-share ng mga Pinoy netizen. Ito ba yung mga foreigner na kumanta? Mga foreigner na kumanta. Oo, nakita ko nga ito. Sana nakita na ano natin, na kuha natin yung video. Ang galing ng mga ano nila, nung pagkakakanta nila. Ganda yung version nila. Oo. Pero halatang halata mo, dahil pag nakita mo sila, mm-hmm, alam mong foreigner. Mm-hmm. Pangalawa, yung diction. Diction. Iba. Learn, learners, learn. Baka tayo mapagalitan. Maganda pa naman yung kanta. Anyway, yun lang sa ano, no? Tama yung binabanggit ni, bigyan din lang natin, mm-hmm, yung ilang mga binanggit ni ano ni Congressman Marco Wapo na hindi makatarong ang basta na lamang sisihin, mm-hmm, ang NGCP dun sa nangyaring malawakang blackout. And at the same time, minaliit niya yung anggulong sabotahe. Sabotahe. Pero, mm-hmm, ang isang malinaw doon, mukhang paramdam. Mm-hmm. Diba? Mukhang mukhaan niyang may paramdam. May nagpapataas. Oo. Kumbaga sa ano eh. Kailangan natin ito, pero. Mm-hmm. Diba? Parang upgrade yan eh. Pero. Kailangan natin i-upgrade ang mga equipment, pero. Pera. Dat. Hayaan natin ang sabi nga nila, hintayin nyo yung privilege speech ko sa mga ang bola raw ay nasa Department of Energy. Hindi lang yung mga kasalukuyan, kundi yung, mm-hmm, mga nakaraang mga adik. Kailan yun? Tagal nun, ha? Eh, baka hindi pa tayo tao yung binabanggit ni Congressman. Anyway, yun po, ah, yun ang latest, ah, mula doon sa issue ng, mm, malawakang blackout na nangyari sa Western Region. Tama ba? Ay, Visayas. Western Visayas. So, bati muna tayo. Okay, go ahead. Happy birthday daw kay Ninida Trinidad from Doha, Qatar. Yan daw po ay tsahin po ng ating pong kasama dito na si Jen Patrolia. Happy, happy birthday po kay Ninida Trinidad. Abangan niyo po sa TikTok, ha, kasi inaano kami, nilalive kami. At saka kay Jonalyn Valdez ng Aliw Accounting. Okay, at sasali po ng tunog na yan. Inyo pong natong ngayon ang isang naman pong edisyon ng inyong nag-iisang tandem. Dito po lamang yan sa DWIZ. Nagbabalita ng tama. Naglilingkod ng tama. Kami po ang inyong maraming tagapagatid balita, Johnny Banyes. Sa ngalan ni David Oro, Drew Nacino. At tabayan po ang palatuntunang Karambola. Ingat mga tandem. Bye! Bye!